Guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-xerox ng ID sa printer ng DCP L2540DW. Yan, ito guys yung paper tray. Ito, dito po nilalagay yung papel. Tapos, ito po yung pipindutin nyo. Ayan po, pipindutin nyo ito kung itulong kayo. Ayan. Na ano to eh. Ayan, natataas po siya. Tapos, ito, pag size nyo ay long. Ayan, ito, ito yung legal. Ito yung pang legal size to. Ayan, gaganan nyo lang po. Para maging fit. Ito po, yung ilalagay natin is short na papel. Kailangan po, yung papel nyo ay laging ayan. Yan, ito is para sa long. Kung hindi naman siya long or short yung gagamitin nyo, ibabalik nyo lang to. Ayan, pindutin nyo lang to. Napipindot po ito guys ha, napipindot po yan. Ayan, mahirap lang siya ibalik. Pero click mo lang yan, then babalik, i-down nyo lang po ito, down nyo. Ayan, makiklik po yan na ganyan. Tapos tsaka mo nyo po ilalagay yung papel. Tapos ito po is yung kailangan fit din po yan. Na-adjust din po ito. Para ano, kailangan po fit kasi yan. Yan. Hindi siya pwede na mahigpit yung ano, papel kasi pwede po siyang masira or makakasira po kasi yun ng printer. Pag naiipit po siya, magiging paper jam po yun. Yan. Nailagyan po natin na ng papel yung ating printer. Ngayon, ito po nagready po ako ng ID para ipang xerox natin. Ilalagay po natin yung ID. Una po yung harap. Harap po muna. And then, setting po muna natin yung ating printer kasi ito ay naka-setting na po siya sa legal. Yan. I-ano po natin. Ganyan muna. Kita nyo na ba? Ayan. Tapos, i-click po natin yung menu. Click po natin, okay po natin yung general setup. Click po natin itong okay. Tapos, paper. Yan, yung paper. Then, hanapin po natin yung paper size. Up lang po natin, o kaya down. Click po yung up and down para makita po yung paper size. Ayan, paper size. Pag nakaganyan po, may asterisk, ibig sabihin nakaligal size po tayo. Ay papalitan po natin kasi ay short po yung gamit natin. Kasi once na naka-short ka, tapos naka-legal ka, legal size yung nakalagay sa paper size mo, mapuputol po yung ano, ID na ating ID na isa-xerox. Ayan. Letter po, yung mga hindi nakakalat, ang letter po is short size. Okay po natin yan. Yan, na-accept na po natin. Ayan. Okay, babak na po natin. Exit na natin. Tsaka po natin, pag nakaganyan na po, i-click nyo lang po itong 2-in-1 ID copy. Yan. Tapos, ganyan po lalabas niyan. Ibig sabihin, press start. Yun, is una mo i-scan. Ayan. Click mo po yung start. Ayan, magsiserox na po yan. Pag naganyan na po, tsaka nyo po iaangat yung xerox. Tapos yung pangalawa naman po. Ayan. Ganyan po. Yung likod naman po yung ng ID yung ilalagay nyo. Tapos po, pag na baliktad nyo na po yung ID, click nyo ulit po yung start. Ayan. Ayan. Tapos, okay na po yan. Isa na po siyang magsiserox. Yun na po yun. Ayan.
Siyempre, bago nyo po yung Xerox, diba po, babalik po yan dyan. Depende po. Pag ganyan po kasi, ito, naka-one, ibig sabihin, isang piraso lang po isa Xerox nyo. Pero kung dalawa po, ayan, itutuon nyo lang yan, up and down nyo lang. Kasi pag down button po, bababa po yan. Ayan, ganyan po pabaliktad. Pag ano po kasi, pag plus yung up, madadagdagan po yung ating caps. Ayan. Pero kung mga apat po, i-click nyo, pag apat naman po yung copy yung kailangan nyo na ID, i-ano nyo muna po yan, i-setting nyo muna kung ilang copies, apat, diba? Tsaka nyo po i-click yung 2-in-1 copy. Yan po, ganun lang po yun. Uunahin nyo po muna yung numbering nung ID na isi-xerox nyo kung ilan po yung kailangan yung copy bago nyo po i-click yung 2-in-1 copy ID. Bali, ganun pagkatapos po, ganun lang po yun. Tapos ganito na po yung lalabas nyan. O, diba? May Xerox na po tayo. O, hindi po mapuputol yung Xerox natin dahil na-face po natin siya na pang-short. Kung hindi po natin siya hindi po natin siya isa-size ng pang-short, mapuputol po yan. Magiging dito lang yun. Ganun. Yan. So, ayun na po. Tapos ko na po ituro sa inyo yung o paano mag-xerox ng 2-in-1 ID sa printer na ito. Ngayon, kung hindi ka pa po nakasubscribe, click lamang po ang subscribe button sa ibaba at i-click nyo na rin po ang notification bell para po lagi tayong active sa mga bagong ituturo ko.